Hello guys, so for today's video, may kukwento ako sa inyo. Kasi nung nakaraan, it's all about GCash. So, may bagong modus kasi ngayon. May na-experience kasi kami na may bagong modus yung mga nagpapa-cash out. So, one time, merong pumunta sa amin sa shop na magpapa-cash out daw siya. So, di binigay namin yung number namin sa GCash. Tapos yun, naki-hotspot pa siya sa amin ha. So, pinakonect naman namin siya kasi nga customer. And then, ang tagal niya mag-send. Ang tagal niya, sabi niya kasi mag-send siya. So, kinonect namin siya, hinotspot namin siya para makapag-send ulit siya. So, ayun nga, nakakonect na siya. Tapos, ang tagal mag-send nung cash out niya. So, tinatanong namin siya kung okay na. So, hindi pa daw. Tapos, maya-maya, okay na. May sinend na siya. Ay, may binigay na siya sa amin na reference number doon sa GCash. Tapos, chinek namin yung GCash namin. Pero, wala naman siyang pumasok doon sa GCash na binigay namin. Tapos, pero may pinakita na siyang reference number na ang amount ay 2050. So, chinek namin yung GCash pero walang pumasok. So, nagtaka kami. Sabi namin, paano ka nagkaroon ng reference number wala namang pumapasok sa amin. Tapos yun, nakapag-isip-isip kami. Tapos biglang sinabi nung nagpapaka-shout na okay lang daw kung walang pumasok, babalik na lang daw siya mamaya, tapos mag-charge lang daw siya kasi taga dyan lang daw siya malapit doon sa shop namin. So yun, nagtaka kami, bigla siyang umalis, tapos sabi niya babalikan niya, tapos bakit kung magka-cash out ka tapos na-send mo na, bakit okay lang, bakit yun ang sasabihin niya na okay lang kahit walang pumasok, uulitin ko na lang. May reference number na siya nga pinakita. So guys, ipapakita ko sa inyo dito kung anong itsura nung parang edited na GCash receipt. Nung tinitigan namin siya, ibang-iba siya sa GCash receipt na binibigay ng customer. Siyempre, lagi naman kami nagka-cash out. So, familiar naman kami dun sa mga resibo ng GCash. So, blue lang kasi siya. Dapat blue lang siya. Dito, sa resibo na to, black yung pagkakasulat ng number at saka yung pangalan. Tapos yung, di ba dapat asterisk yun? Doon sa may pangalan or doon sa number. Ayun, nakita namin siya, tinitigan namin siya. Dapat kasi asterisk na maliit. Pero ang nakalagay dun sa resibo na binigay niya sa amin, yung pinicturan, ito nga, ay bullet siya. Hindi siya asterisk. Bullet. Tapos color black pa siya. So, dapat kasi blue yun, di ba? So, guys, ito kasi, ito yung resibo na pinakita nung mambubudol, nung scammer. So, ito siya. Tapos, ito naman yung isa na original. So, tingnan nyo mabuti kung anong pagkakaiba. Pero, dapat kasi siya, ito kasing fake, yung inedit niya. Kasi siya, nakabulet siya. Yung number is hindi kompleto. Nakabulet. Diba dapat, kompleto yung number. Tapos, yung name yung may mga asterisk. Tapos, ito, makikita nyo dito sa original receipt. Compare nyo dito sa fake na binigay niya sa amin. Tapos, ang kulay niya ay black, yung fake. Yung original ay blue lahat. So, yun dapat ang tatandaan nyo. Tapos, check nyo din lagi yung date, tsaka yung oras ng sinin. So, guys, yun lang. Share ko lang sa inyo yung experience namin sa mga tawag dito, budol, mga nambubudol, sa mga scammer. Actually, nakadalawa ng ganyan kami. Iba naman yung case ng isa. So, ito, yung ngayon lang, recently, yan yung modus nila.
hanggang ngayon di pa siya bumabalik para kunin yung sinasabi niya na nag-send siya ng 2,050 pesos dun sa account namin. So yun lang, please be aware guys, at huwag basta-basta magbibigay ng pera pag nagka-cash out. I-check nyo muna dun sa GCash number na pinagsendan kung talagang pumasok. So guys, yun lang. Thank you. Bye!